Hi guys, si Kadyo na naman nagnanonood kayo ng Motorcycle News. Ngayon guys, ibabalita namin sa inyo hot na hot pa. Dumating na at inilabas na ng Suzuki Philippines ang bagong model nila ng Suzuki Smash Fi. Yes guys, ito pinaita sa amin sa may Mall of Asia, no, sa may One Esplanade. Okay, ang ganda po nito. Nagkaroon kami ng maraming activities doon. Siyempre, may test ride at may mga challenges sa mga media at motovloggers. O ngayon, ipapakita namin sa inyo, siyempre, ang pinakihihintay nyo na Suzuki Smash Fi. So guys, kung mapapansin nyo, itong Fi na to, ang Suzuki Smash na to, matagal na po sa mga kalye natin to. Kasi ito po talagang nung nagsisimula pa, underbone, ito, isa to sa mga patok na mga underbones kasi mas tipid, syempre, tapos hindi lang yan, convenient, tapos very easy to maintain, at mura pa. Pasok na pasok sa masa po talaga ito sa ating po mga on the budget na mga rider. So, ano ba nangyari doon? So, pagpunta namin doon, syempre, nagkaroon ng mga pagbati sa ating mga media and motovloggers, at syempre, ipinakilala na nila ang kanilang Suzuki Smash Fi, no? Kasi, maganda na po yung bagong design nito, no? Mas sharper na, mas mukhang sportier pa, at marami pang features. Okay, eto, papaita natin yung mga features niya. Okay, eto rin guys, papaita natin ang dimensions nito at syempre ang technical specification. Okay guys, etong motor na to ay underbone. Okay, actually ngayon, makikita nyo sa kalye, puno na po ng mga scooters, no? At ang nagsimula naman po talaga dito sa ating bansa ay underbone. Bakit nga ba tinuloy pa ng Suzuki ang kanilang mga underbones? Yan, yung mga Raider, andyan yung ito, syempre yung Suzuki Smash. Kasi po, may benta pa rin, maganda pa rin po ang share sa ating pong market. Kahit na maraming mga scooters na naglalabasa ngayon. Bakit? Dahil mas madali i-maintain at syempre mas convenient. At syempre, mas tipid. Okay, yan po makagandaan ng mga underbones, lalong-lalo na ito pong Suzuki Smash. Okay, so yun nga, napakilala na nga po nilang ang Suzuki Smash at pinakita nila sa amin pong media at mga motovloggers. At syempre, nagkaroon din po ng mga challenges, no? May photo challenges, no? Ipagandahan ng picture, creative photo styling. So ito, ang mga nanalo, ang gagaling talaga ng mga creative shots nila, no? Yung sa amin, okay rin lang. Pero panalo-panalo po talaga itong Suzuki Smash pagdating sa picture, no? Lalong-lalo na marami tayong gustong punta ang mga lugar, papapicture kasama ng motor natin. At hindi lang po yan, syempre, meron din kaming challenge yung slalom. Okay, ito yung slalom. Nandun yung course, no? Napaka-technical po ng course na to. Hindi lang po yan dahil kasama ka pang back ride habang ginagawa mo yung slalom. Panalo-panalo po ito. At maganda po ang mga experience naming media doon. Nag-enjoy kami sa performance ng Suzuki Smash. So, ano nga ba masasabi ko sa Suzuki Smash Fi? Guys, etong motor na to, very convenient, no? Ang very ergonomic pa. Alam nyo, pag sinabi natin ergonomic, ibig sabihin, pagdating sa controls, pagdating sa seating position, pagdating sa ride feel, napaka-comfortable po nito at very good sa inyo po motor skills. Lalong-lalo na yung suspension nito, very friendly po sa ating mga katawan at very light po siya. At kahit tumatakbo ka na mabilis, ay hindi mo mararamdaman na ikaw ay hinahangin o hindi mo mararamdaman na liliparin ka. No? Kasi nga napakaganda po ng balanse ng timbang nito. At hindi lang po yan, ang Suzuki Smash po, Fi, is napaka agile. No? Mabilis po siya sa arangkada. At yung dulo, hindi ko naman po na-test yung dulo nito, pero most definitely, maganda rin po ang duluhan nito para sa isang underbone scooter, motorcycle. Hindi naman po kayo mabibitin within Metro Manila. No? So, syempre, sa urban jungle po. Syempre, pag mga long rides na, ang mga long drives na, yung talagang rekta-rektahan, ang mga underbones po yung scooters, hindi po talaga para dyan. Pero makakarating at makakarating ka pa rin sa malalayong lugar kung gugustuhin mo. At syempre, apakatipid po sa gasolina nito. Bakit ko po nasabi? Kasi po, dun po sa amin pong unang challenge, ay maglilibot kami ng 30 kilometers along the Pasay area at titignan kung gano'ng katipid namin na ipatakbo ang Suzuki Smash. May umabot po guys ng 90 plus, 96 kilometers per liter.
Totoo po yan. Naka-record po yan. Ako po, I just manage around 80 kilometers per liter. Pero panalo na po yun, di ba? Ibig sabihin, goods na goods po ang Suzuki Smash Fi, lalong-lalo na sa nagpaplano magnegosyo dito. Like yung delivery services, or pwedeng-pwede rin naman sa angkas. Dahil napaka-friendly po ang space nito. Maluwag para sa iyong iaangkas. At syempre, kayang-kaya nito ang mga buhat-buhat yung mga i-deliver. Dahil maganda po talaga ang bagong engine ng Suzuki Smash Fi. Hindi lang yan, napakatipid pa. Talagang pwede-pwede pang araw-araw, pang negosyo, at syempre, pagmasyal. Mga pamasyal-pamasyal nyo. Yung pasyal-pasyal kayo sa iba-ibang lugar kasama ng mga loved ones nyo kung may backride kayo. The best po talaga ang Suzuki Smash. Okay, yun lang po. At nabubulol na po ako at alam ko po inyo pong na... napansin, no? Dahil masyado po akong excited sa pagdala sa inyo ng balita sa bagong Suzuki Smash. Okay, ito po pala ang presyo ng Suzuki Smash Fi. Ayan guys, ako po ulit si Kadyo at maraming salamat sa inyong panonood dito po sa Motorcyclo News. Tuloy-tuloy nyo lang po ang inyong pong panonood at syempre kung di pa kayo subscribe, subscribe na po kayo na makuha na namin 100,000 subscribers at makuha na namin ang aming pong silver play button sa YouTube. Okay guys, again, ang masasabi ko lang, ride safe and check out the new Suzuki Smash. Guys, see you next time!